Magkano nga ba ang utang ng Pilipinas sa bansang Amerika? At sa ang mga bansa pa mayroong pagkakautang ang bansang Pilipinas? At totoo nga bang may gold reserve ang Pilipinas? Ang mga katanungang ito ay mula sa ating taga-subaybay na si Romeo Tadong. At aalamin rin natin kung para saan ang mga gold reserve ng bawat bangko sa buong mundo. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwede mong i-like itong video. Ayon sa website ng CEIC Data o Computer and Enterprise Investigations Conference, ang utang ng Pilipinas sa bansang Amerika ay nagkakahalaga ng $2.668 billion noong Marso taong kasalukuyan, at ito ay nagtatala ng pagbaba mula sa nakaraang utang na $3.828 billion mula noong Desember taong 2021. Nangangahulugan lamang ito na sa kabila ng napakaraming gastos ng ating gobyerno para sa pandemya at pagbaba ng halaga ng ating pera, ay nagagawa pa rin ng ating gobyerno na bayaran ang utang ng bansa. Pero siguro may makakaisip na bakit hindi na lang bayaran ang lahat ng utang sa bansang Amerika? Gayong ang pera nito ang mayroong mas malaking interes, kaya't mas makatitipid ang Pilipinas kung ang Amerika muna ang babayaran nito ng buo. Ang bansang Pilipinas ay regular na umaangkat ng mga produkto mula sa Amerika, katulad ng mga electrical machinery, medical instruments, at marami pang iba. Dahil dito ang bansang Pilipinas ay mayroong regular na obligasyon na bayaran ang bawat imports na ito na dumarating sa bansa. Subalit ang pagbabayad ng pera sa kada biyahe ng produkto ay masyadong makapagpapabagal ng negosasyon sa bawat kalakal. Kung kaya't ang bawat bansa na nag-i-import at export sa isang bansa ay kadalasang gumagawa ng account sa pera ng kanilang katransaksyon. Sa paraang ito, ang ilang produkto ay nagiging utang ng bansa nang sa ganun ay tuloy-tuloy ang pagpapadala ng produkto. Habang mayroon namang nakalaan na halaga ang dapat na bayaran ng bansa para dito, at dahil sa ganitong sistema ay maaari ring umutang ng ekstra ang bawat bansa para sa pagpapalawak ng kanilang produksyon o di kaya ay para sa mga biglaang pangangailangan ng bansa. Kaya't kahit napakayaman ng bansang Amerika ay hindi rin ito nawawalan ng utang sa maraming bansa. Iyan ang dahilan kung bakit normal lamang sa isang bansa na magkaroon ng dayuhang utang o foreign debts. Dahil kung ang isang bansa ay walang dayuhang utang, ay tiyak wala rin itong mailuluwas na produkto sa iba pang dako ng mundo, na magiging dahilan naman na wala rin dumating na produkto sa bansa mula sa iba pang mga bansa. Sa madaling salita, kung ang isang bansa ay walang utang sa ibang bansa o foreign debt, ang bansang ito ay nangangahulugang sarado para sa kalakalan ng mundo. At kung may bansang ganito ay tiyak walang istruktura ng enerhiya sa kanila, dahil ang bawat teknolohiya sa mundo ay nabuo mula sa pagtutulungan ng mga tao, simula sa dekadekadang pag-aaral at sa mga pangunahing kagamitan at pinagsama-samang kaalaman. Kaya't kung ang isang bansa ay hindi makasasabay sa sistemang ito, ay mananatiling mangmang ang mga tao rito. At kung nais mo naman malaman kung saang bansa pa may pagkakautang ang Pilipinas, ay narito ang datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Masyadong mahaba ang listahang ito, subalit itong 10 bansa na lamang ang ating ipapakita. Una, ang Pilipinas ay may pagkakautang sa bansang Japan na nagkakahalaga ng mahigit $14 billion, at mahigit $3 billion naman sa bansang UK, at halos $3 billion sa Netherlands, ganoon rin sa Taiwan. Mahigit $2 billion naman sa Amerika, at halos kaparehas lamang ito sa China, at pababa na ng pababa ang utang na ito sa mga bansang Singapore, Cayman Island, Hong Kong, Germany at iba pa. Ngayon, sasagutin naman natin ang katanungan kung may gold reserve ba ang Pilipinas at para saan ba ang mga ito. Ayon sa data ng Trading Economics, ang Pilipinas ay mayroong 156.29 tons na reserba ng ginto sa kasalukuyan. Mas mababa na ito kaysa noong 4th quarter ng 2021, at ito ay dahil ipinalit ng ating gobyerno ang ilang bahagi nito para sa foreign currency para ipambayad sa utang. Ang gold reserve ay napakahalaga sa bawat bansa dahil ang mga bansang nagtataglay nito
ay mas madaling makauutang sa oras ng kagipitan dahil anuman ang nangyari sa ekonomiya ng isang bansa, kung ito ay nagtataglay ng napakaraming gold reserve, ay madali lamang itong makababayad sa utang, dahilan para magtiwala ang mas maraming bansa para makipagnegosasyon sa bansang ito. Katulad na lamang ng bansang Sri Lanka na sobrang baon na sa utang at dahil hindi na sila makabayad, ay wala na rin silang pambili ng mga pangunahing pangangailangan ng bansa, katulad ng pagkain at enerhiya. Pero dahil kahit papaano ay mayroon silang gold reserve, ay nakabibili pa rin sila kahit papaano, dahilan para magamit nila ang 54% ng kanilang gold reserve noong February 2022 at sa loob lamang ng 5 buwan ay 6.70 tons na lang ang natirang gold reserve dito sa kasalukuyan at ito ay mula sa 23.10 tons noong 2014. Ang gold reserve ay ginamit rin noon bilang backup sa mga pera, kung saan ang mga pera noon na dolyar ay nagsisilbi lamang certificate para sa halaga ng ginto na mayroon ng isang taong nagmamay-ari nito. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay baka naman pwede mong i-like ang video para ma-recommend din sa iyo ang ganito ka-interesanteng mga video.